guys, so welcome to my vlog. And pasensya na guys sa background natin. Nandito tayo sa kusina kasi dito lang may ilaw sa room namin kasi walang ilaw. Alright guys, so yes, nabasa niyo naman sa title natin sa video na to. It's all about Yeah. Yes guys, you hear it right. So kung ikaw ay mahilig sa mga cases katulad ko, let's get into the case. So just a disclaimer, these cases, hindi po ito yung mga typical cases na nabibili nyo sa mga mall, which is yung sobrang mahal na mga cases. So these cases guys are yung mga affordable lang and very good quality and also kaya naman protektahan yung mga phones na. Alright, so yes, mag-start na tayo guys kasi excited na ako ipakita sa inyo yung mga cases ko. Actually, hindi ko sinasadyang magkulat ng mga phone cases. Mahilig lang talaga ako sa mga case, kaya dumami siya. Alright, so for these phones, I mean for these cases, these are my cases from my old phone, which is the iPhone X. And wala sa akin yung phone na yun ngayon kasi naipa-trade-in or napi-swap ko na siya sa iPhone XS Max na which is my phone right now. And kung gusto niyo din makita yung mga cases ko from that phone, mag-comment lang kayo sa baba para on my next video. So yes, tama na mga dal-dal. Let's get started. Okay, so these cases, wait lang, papakita ko sa'yo. So this case is right. So ito yung mga cases na naipon ko na hindi ko naman sinasadya kasi nga 'di ba, gilig-gilig ko lang talaga sa mga cases. So unahin natin ngayon yung mga mostly used na mga case ko dito. So unahin na natin 'to. This clear case, with unicorn print. Ay nabili ko tong case na to sa Mr. DIY for 99 pesos. And as you can see, brownish na siya. Kasi nga, ito yung paborito kong gamitin. Rubberized siya and very fit. Perfect fit siya sa phone ko. At saka, wala. Maganda siya gamitin. Alright, so, by the way guys, just a heads up. Almost all of my cases are rubberized. Kasi yun yung mga case na para hindi masyadong magasgas yung mga phone natin pag nagpapalit-palit tayo ng case. Alright, so second case is this one. Nabili ko siya sa SM North ata for 150 pesos. Rubberized din siya. And gamit din siya, as you can see. So kung gusto niyo malaman yung criteria para maka-avail sa pag-giveaway ni Madam, mag-comment lang ka panoorin nyo lang yung video na ito hanggang sa katapusan. Okay, so the third one is this one. Again, it's rubber type case din siya. And medyo gamit na din siya. Kita nyo naman, nagiging brownish na siya sa kakagamit. Pero hindi pa naman siya masyadong halata. Okay, and ito. Itong black case. Oh, nakikita nyo yung video ko dyan. Wow, glass siya. Pero ilang beses na siyang nahulog, hindi naman siya nababasa. Yan. Hard case siya dito sa labas, pero sa loob guys, sa rubber siya. Man yung mga cases na hindi ko masyadong ginagamit. So, unahin na natin to. This is from Miniso, 219 yata kung hindi ako nagkakamali. Gusto ko yung style niya, kaso makapal siya dito. Itong part, ang kapal ng part niya dito. So pag ginamit mo to sa phone mo, para madadagdagan yung kapal niya. Unlike this one, tingnan mo, compare mo siyang dalawa. Diba? Mas manipis to, ito mas makapal. Parehas lang yung klase ng case. Dito, may, ito medyo may pagka-hard case, pero sa loob, para sa lang rubber. So, rubber. Ito, rubberized pala ito lahat. This one, rubberized. Wala pa siyang gas-gas, guys. Kasi hindi ko nga siya ginagamit. I think, isang beses ko lang ito nagamit. Ito naman,
May pagka-high cage din dito and then dito sa loob rubber din siya. Kasi ibang cage na nasisira yung or nagagastos yung mga edges niya dahil sa type ng case, like yung mga hard cases. May hard case din ako dito eh, this one. Hindi ko pa ito nagagamit talaga kasi nung binili ko to, 1 week lang yata, nakipag-shop na ako sa phone ko online. So this one. Sobrang ganda pa niya guys. Hard case siya. Kung gagamit ka ng mga hard cases, make sure na dahan-dahan lang yung pagkakabit. And huwag mo siyang tatanggalin. So meaning, pag nailagay mo na siya sa phone, make sure na matagal mo siyang gagamitin para sulit naman yung pag-rest mo. Kasi nagagastos kasi yung mga gilid. Lalo na pag mga hard case ng mga ganito. Pero guys, lahat ng mga hard cases, mas maganda yung mga designs nila kaysa mga rubber bands. Ewan ko kung bakit. So the last two is this one. Again, rubberized type case din siya. You can see. Ito, gamit na gamit din to kasi gustong-gusto ko yung fit niya sa phone ko. And hindi siya halatang gamit na gamit kasi black yung dito niya. Hindi makikita yung pagkaka-brown kinemi niya. Yeah. So the last one is itong smiley. Nabili ko din to sa Mr. DIY for 99 pesos. Hindi siya masyadong gamit kasi tingnan mo naman, di pa siya ganong brownish. Yeah. Ayan. So yan lang po mga cases na na-collect ako sa my previous phone. So guys, kung gusto niyo maka-avail ng pag-giveaway natin sa mga phone cases, so number one, i-follow niyo lang ako sa Instagram ko kasi dun ko pa yung personal message kung paano niyo ito makukuha. Of course, kayo na pong bahala kung ipipick up niya to kung malapit lang kayo sa location ko or papag-grab express niyo or lalamu. So, one person, dalawa lang po din yung makuha para may chance naman yung iba. Kung gusto niyo guys maka-avail sa ating pag-free giveaway ngayon, i-follow niyo lang ako sa Instagram account ko. I-follow niyo, ito yung account ko, and then comment down below done at kung anong case ang gusto niyo dito. So, one person, pwedeng dalawang case ang kunin. So, kayo na bahala mag-describe kung alin dito. Baka comment na lang ako sa baba. Okay?